Tatagal sa laban. Itong Roger, alam naman natin, kahit na na-nerf yung wolf form niya, binabaan yung defense and magic defense, nandun pa rin yung sustainability niya. Matagal pa rin siyang mapatay during the team fights. Pero eto na nga, game number 2, Osterfirst versus Work. Ayan, nakikita naman natin, welcome to the land of dawn. The usual items yung makikita natin kay Manjin, that is going to be mask, boots, tapos minsan makikita tayo ng magic necklace dyan, yung nagre-regen ng mana. I like it. Mag-uumpisa dito ang side ng Work with a leash. Doon sa bandang top lane, that is the Jawhead. Para dito kay John. So mabilis makakuha ngayon ng orange buff itong Work na late na nga si Pentings. Look at that. Level 2 na kagad si Level John. Level 2 na si John. Meron na kasing trend ngayon. Meron na kasing trend ngayon sa MLBB Baymax na i-delay ng Grok yung minion wave. Sa mid or minsan yung buong lane na. So I think alam yon ng Work. To the point na sabi nila wag na tayo mag lane. Wag na mag lane. In-anticipate na actually meron ding isang klase ng discarte sa Grok, Kuya Manjin, kung hindi nyo lang din po alam, no, na i-chase away niya yung purple buff ng kalaban, tapos i-block niya yung daanan para makabalik. Ang mangyayari, iikot yung purple buff dun sa mid lane. Ganun siya katagal bago pwedeng makuha. No? Yeah. So, sadly, hindi natin yung nakita ngayon. Pero look at this. In terms of rotation, mas maganda ang pinapakita ng Work ngayon. The harassment coming from them is really good. Kita mo naman yung damage against the Grok nung Matilda natin. Kasi ano eh, inuna nila yung red, yung orange kagad eh. Which is, I think, yun na dapat ang uunahin. Kasi ang nangyari dito, Baymax, on the latest patch, ang daming binigay na additional XP gold para sa mga junglers, sa mga hyper carry junglers. Kaya kung papansin mo, before the level 2 mark, level 4 na kanina pa. Sorry, itong si John. Si John. So, this means mas malaki yung pwedeng maging option ng Work to take fights. Lalo na, tinan mo, pupunta na sila ngayon sa turtle, which is actually, na-delay talaga si na-delay. Yes, and as for now, tulad ka na sabi mo, the turtle is being taken, pero ang ganda ng setup na ginagawa dito ng Osterfirst. Look at the flicker in, then goes the ejector, delikado kalagayan ni March style. Look at the damage output na binibitawan ng Work, patay. That is going to be a first blood na nahawakan pa ni John with the killing spree emblem, kaya napabalik lang din naman yung buhay niya into full. No, wow. Imbis na pulado para makasabay pa yung Oster, napuno pa uli, kaya pwede pa uling lumaban or sumabay dito yung Roger natin. That was a support for a side lane para dito sa side ng teamwork. That's why they will take that fight. That was worth it. Tabang si Dust ay pulado dito. Nako, here comes the dragon. The turtle has been taken down by teamwork. Pero since sumukong tumakbo ng ating Yuzong, still being chased by LFT. Walang ejector dito. Pero disengage na lang din muna. Kasi wala na rin silang dapat pang habulin. No? Unless gustuhin nilang kunin tong purple buff. No? Sayang to. Sayang nga talaga, pwede nilang abangan to. Remember na may Little Wanderer pa si John this time. So mas magiging mabilis yung kanilang rotation. Pero sabi dito ng teamwork, teka, reset lang muna tayo. Kahit ibigay na natin yung purple at yung orange nila, as much as possible, dapat lang ligtas si John on their lineup. Si John. Para lang mabigay ng todo yung damage output for the side of Work. Meanwhile, looking at the first items. First item. Deadly Blade agad para kaya kaibigang Austin dito at the show, para kahit pa paano at least makapag-pick up sila kagad. Oo. Yes. Kasi any most of the heroes dito ng Work composed ng heroes na may shield. Pero look at the bottom lane. Speaking of shield, nakapalang shield dito ng Harit natin. Pero Way of the Dragon onto the turret. Titignan natin makakapag-sustain. Pero ang ganda ng ejector just to save gift dito sa may bottom lane. And madagdag ko lang kay Manjino, ang ganda ng self-control ng Work dito. Iko-commit lang nila yung laban. Kapag alam nilang sila yung lamang, no? Every time na kulang sila, nagdi-disengage agad. Yan yung tinatawag nating discipline. Kaibigang Baymax, the mastery of skills. I think yun yung ina-emphasize mo dyan, which is I think nakikita natin from Work. Pero syempre meron din naman yan ng Osterfirst, kasi they too are respecting their enemies right now, lalo na kapag pagdating sa mga pick-off game. Kasi yung ginagawa ni Bentings dito, iniispatad niya lang yung mga kalaban. Hindi siya nagprepare sa hindi siya napalag. Binibigyan nila si the right opportunity for the setup mula kay Austin and probably mula kay Bentings. Yes. And makakuha sila ng magandang poke. Pero I think etong turtle,
kailangan wag na nilang ibigay. Ibigay, yes. Tagilid ang bakor. Pero speaking of tagilid, bakod Ricardo, si Kevnos, Kevnos has been taken down. Daso, subukan tumakbo dito, tumakbo. Pero with a vengeance, si CK Way pa yung mapapauwi whilst on the middle lane. Farsight is being very aggressive against the enemy team. CK Way still alive on the bottom lane, pero patay against Hotdog. And Dusk, Dusk is still alive, trying to run away. Very low on HP, kaso naharangan pa there. Here comes Austin, walang Jit Kundu, walang Shunpo. Here comes the follow-up. Hotdog takes down the enemy team. Jumbo na si Matilda, mga tol. Ang sakit ng damage kay Manjin, and right now the turtle is going to be taken down by Team Work. Jumbo na si Matilda, may hotdog pa. Work! Ladies and gentlemen, speaking of Team Oster Force 1 by 1, nabanggit mo nga dito kay Bigam Baymax na tatagilid sila kapag binigay nila yung turtle. Actually, gusto nilang kunin yon sa side ng Oster Force, pero pinilit na ng teamwork na magko-contest ng turtle yan. Lamang tayo sa levels, lamang tayo sa skills, kailangan natin ito labanan. Look at John right now. 3K ang kanyang kayamanan dito. 3-6 agad. Kalaban niya 3K. Napakataas niyan. Yung 600 na yan. Isang core, isang item yan mismo sa pockets ng dalawang teams. Baymax. So, John. Yung Tamos din actually. Yung ang natin 4-4. Mayaman din yung Tamos natin dito. No? Kahit siya yung side lanes ng work dito. Laning on to the gold lane. Talagang na-utilize siya yung gold lane. He took down every single catapult na may bit-bit na gold sa linya. Kaya ganito kalaki yung gold niya. Tapos yung response rate na every team fight, maganda. Lagi siyang nandun. Totoo. Lagi siyang naka-follow up. Yeah. At saka eto, pare, yung Tams na yan, wow, look at that. Gold shields. I think gold lumamang plates din siya eh. Oo eh. Lumamang din siya sa top lane eh. Kasi ito yung dilema eh. Ito yung dilema, kahit may execute ka, hindi mo kaagad mapapatumbay yung Tams. Lalo na kapag yung Tams naka-vengeance. Naka-vengeance. Tapos kabisado niya yung hero niya. May mga Tams kasi na ginagawa, nag-ulti, tapos nagpo-first kill lang, tapos nakakapag-lifesteal na sila doon. So, yun lang yung ginagawa, no? Yun sinusustain na yung sarili. Yep, I like it. So, teamwork, again, the mastery of skills. Let's see. Hindi pa naman tapos yung laban na to. Oster Force, they can still pick up a fight. Wow! Pero kailangan nila maging careful. Yan, speaking of careful, kapag hindi naging careful talaga yung Oster Force dito, ultimo Matilda lang, Kuya Manjin, kayang pumick off ng member. Nakita naman natin yung damage against the Chu, kasi kita mo ang bilis ng glowing wand ng support ng work dito. Whereas yung support naman ng Oster Force, wow, nag-rush into Necklace of Durance, na I think sayang for an item na unang-una mong bubuin, since pwede naman bumuo ng Deadly Blade, which is mas mura, yung mga side laners ninyo, Kuya Manjin. Dapat i-take note din natin yung presyo ng mga items, kung paano natin mayu-utilize. Pero turtle has been taken once again by Team Work. That is a third turtle, pero nahuli dito si Pareng Hatog. Dirigado yung kalagayan, sinusubukan tumakas. Kaso, here comes Austin, umikot pa nga. Kaso, hindi na makakatakas against two members of Oster Force. Ang ganda na point out mo doon, Baymax, no? Yung Doran sa first pick. Pero I think umabot na kasi sa point na dito si Kuya Kev knows. He knows na ito na yung kailangan talagang buuin na. Kahit na siguro meron tayong mga resources, may timings na masasacrifice. Parang ano na din eh, it's too late na din eh para hindi buuin eh. So naisip niya, buuin na natin kasi baka mamaya buuin pa ng iba. If that makes sense, no? Kasi baka mamaya kapag hinuli niya pa, lalo pa silang mawalan ng damage. So, yeah. I think siguro yun yung naisip niya, yung na-formulate nila. That's why ang nangyayari, nakakabalik pa sila this time. But again, the problem here is that Kuya Baymax, hindi na sila makakapatay agad. This hindi is na. Tama. Lalo na, ang pwede lang makapatay sa kanila kagad is yung Farsa at saka yung Cho, yung setup. Yes, pero speaking maraming resources. Oo. Pero speaking of setup and resources, wala nang resources dito yung member ng World. Tapos ang ganda pa ng setup ng Oster First Hat. Medyo nagkamali ng pasok dito. Ben Things almost taken down by John. John still on the go, chasing down the Yuzong. Yuzong sinusubukan tumakbo, pero luckily meron siyang mga tropa to save himself dito. And I think that was a bad initiate para sa side ng World, kasi ubus na resources nila. Their skills were wasted dun sa unang team fight na nangyari sa mid lane, pero they still wanted to prolong the team fight to the point na sila pa yung natalo. So that was a bad decision para sa akin sa side ng work dito. Kailangan nilang iwasan yung mga ganong bagay, kasi
dapat comeback possibility ng Oster nandiyan pa rin, hindi pa nawawala. Para bang gigil, no? Nang gigil itong side ng teamwork. And I think fully aware kasi ang Oster, kagaya ng sinabi mo, yung comeback potential nila dito mataas. Kasi again, yes, this is a Parsa na merong merong feather airstrike. Hindi nyo agad pwedeng matapos yung laban kapag na-spam niya yung minion waves. Plus, ang dami, bukod sa Parsa, meron pa silang Grok na kaya din umubos ka agad ng wave. Okay, yeah. So, yung mga ganito, yan, yung mga ganyan. Oh my God! Oh! Aray, chinook! Chinook Chak! Chinook Chak Chinese! Nako, pero dito, the Lord is taken by teamwork. Pumasok si Parch. Here comes the follow-up. Ang ganda ng positioning dito ng Oster Force. Talagang pinapantayan maigi yung mga miyembro. Kaso the Lord is very low on HP, pero pumasok pa rin yung Dragon. The Dragon is been taken down. Crack is still alive. Nag-wild charge kaso hindi niya nakuha yung Lord. Benting is being chased by the Wolf. John still on the go. Nag-human form na to take down the Grok, and that is going to be a 3-4-1 exchange in favor of Work. And as of now, walang dumidepensa sa mid. This is bad. Ngayon pa lang nag-recall yung mga tropa natin from Oster Force, and look at this. This might be a perfect chance para makuha ang tier 2 turret dito sa middle lane. At nakuha na nga, Baymax. Oster Force, nasa pangalan nila mismo, pinorse na nila yung laban that time. Masyado nang alanganin for them to give that Lord. Nice attempt though, but the problem there, that was a 3 on like 4, 3 on 4 in 5 dahil dalawa yung nasa bottom side nila. So probably may onting miscom on that miscom part. But meanwhile, Speaking of part, nako, nagkaparte-parte na ang mga miyembro dito ng Oster. Patay ang Parsa, sumunod yung Dragon, pero hindi pa tapos. Sinahabol pa yung ating Grok, pero Austin is the only one left here, kasama si CKY na na-ejector pang pabalik. And I think this is it. They might have the chance to end the game, pero Bentings hindi pa payag matapos yung laban dito. Sinusubukan dumipensa. The Lord is still alive. Chow has taken down Matilda, kaso patay din yung Chow natin. Bentings is the only one left trying to defend their homeland. Tignan mo yung Lord, pumapalo pa hanggang ngayon, and that is going to be game for teamwork. What a dominant performance for Work.